Hello kids! Hello crayons! Welcome to our online Sunday school. Ako si Ate Lovely and I'm happy to welcome all of you na maka-join sa amin today. So kung ikaw ay nasa online ngayon or nanonood online, we are happy na naka-join ka sa amin ngayon. And I am also happy to announce na meron na tayong mga kids sa church. You can all go to the church na every Sunday para mag-worship together. So, face-to-face, magkakaroon tayo ng happy time together and a fun time together. But for now, to begin our online Sunday school, let's all pray together. Father, we thank you for this day. We thank you, Lord God, for bringing us together para makapag-worship and para makilala ka pa po namin ng lubusan. At we pray, Lord God, that we will be able to glorify you during this time as we do our activities today. In Jesus' name we pray, amen. Ayan, sige kids, let's all stand up, let's get ready, and let's worship the Lord with Kuya Asher.
Hello, Crayons. How are you this Sunday? I am Teacher Stancy, and I hope that you had fun during our worship in our opening prayer. This time, we will go to the Word of God. But before we start, why don't we pray that the Lord will open up our hearts and so that we will receive what He wants to say to us. Let's pray. Thank you, Jesus, for this morning. Thank you for a Sunday morning where we can serve and worship you. Thank you, Lord, for being able to go back to church. I pray, Lord, that you will continue to be with us and guide us every day of our lives. In Jesus' name, amen. Amen. Ayan. So, kids, meron ka na bang mga bagong friends ngayon na nag-physical service na tayo? I hope you are gaining friends. But most importantly, did you know that Jesus is our great friend or our best friend? So did you know, Jesus really wants to develop a good relationship with you. Sabihin mo ngayon sa katabi mo or sa kapatid mo, Jesus wants to develop a good relationship with you. It says in our memory verse that you will memorize later in Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Before we go into our story, meron akong gustong itanong sa inyo. Okay, kinakausap mo ba si Jesus every day? Are you praying to God or Jesus every day? Okay. Isa pa. May isa pa akong tanong. Ano pa ba yung isa? Meron ka bang best friend na tinatawag? Ayan. Okay. So alam nyo ba that we are all friends of God? Ever since we decided na we will give our life to God, nung sinabi mo, Lord Jesus, I want to give my life to you. I accept you as my personal Lord and Savior. We are already a friend of God. Alam nyo, dahil we are a friend of God, meron tayong relationship with God. Yun yung daily relationship natin sa Kanya. And it's good if we can develop a good relationship with Jesus every day. Because God loves us so much, He sent His Son, Jesus Christ. And Jesus Christ not only came as a Savior, but He also came as a friend. He developed so many good friends with many different people. So because He's also a hardworking man, marami din siyang nakilala as He goes along. So, ngayon, ang pag-uusapan natin, yung part ng life ni Jesus kung saan meron siyang naranasan na sobrang grabing pain. Ito yung time na malapit na siyang mamatay. So last week si Teacher Thea taught us about yung mga preparation sa pagkamatay sa bago ma-crucify si Jesus Christ, yung Last Supper na pag-usapan na share sa inyo ni Teacher Thea kung saan nag-break sila ng bread and nagkaroon sila ng communion to remember no yung crucifixion na mangyayari kay Jesus Christ. So ibig sabihin, alam ni Jesus that He will be crucified. But aside from that, alam niyo ba na alam din ni Jesus na itong mga closest friend niya, yung tinatawag niyang mga disciples or followers, kasi lagi silang sumasama na kay Jesus, 'di ba? Nung una na tinawag niya sila, "Come follow me," no? Sumama na sila kay Jesus kung pupunta siya sa mountain para mag-pray, pupunta siya sa mga tao para mag pagaling ng may sakit, no? Kasama niya tong mga disciples na to. Okay? Sino ba yung mga disciples na to? Naaalala niyo ba? Sige nga, isip nga tayo. Sino ba yung mga disciples? Okay. So meron tayo si John, 'di ba? Nandun si Peter, si Judas, dalawa nga yung Judas, di ba? Judas Iscariot, at saka Judas the Zealot ata yun. So, meron pa yung dalawa din na dyan, di ba?
John the Beloved, tapos meron pang isa na, of course, future disciple niya na si John the Baptist. Pero alam niyo ba, mga bata, na itong mga disciples na to, he really love and care for them because he spent so much time with them. And like us, no, we are now disciples of Jesus. When we decided to follow him, he became our real good friend. Masaya ba kayo na good friend niyo si Jesus? So kung ikaw ay isang bata na nahihirapan pa humanap ng kaibigan, did you know, meron ka na number one friend, si Jesus. So ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo ay yung relationship natin kay Jesus. Sino ba si Jesus at ako? No? Sa pamamagitan ng kwento na to, pag-uusapan natin, no? Ano ba yung dalawa sa mga disciples ni Jesus? Sino sila? Okay, ano ba sila? Or how did they treat Jesus? And also, paano, ayan, so nakita natin, no? So, importante, mga bata, itong relationship natin with Jesus. It's very important na malaman natin yung kwento na to. Kasi makikita natin yung examples ng mga taong katulad natin. No? We love Jesus, we follow Jesus, but there are times that we will face struggles and difficulties. And ano ba yung mga dapat natin gawin pag hinarap natin yun? Pagpapatuloy ba natin yung pagmamahal natin kay Jesus? Or gagaya ba tayo sa kanila na dun sa mga bagay na nagawa nilang mali sa kanilang relationship with Jesus? So una, dun sa kwento natin ay gusto ko malaman nyo na si Jesus ay pumunta sa mountain kasama ng mga disciples niya para manalangin. Masanay na si Jesus, no, na sinasama niya yung mga disciples niya kagaya ng sabi ko sa inyo kanina. So importante din na sabi niya sa kanila, no, watch and pray so that you will not fall into temptation. So habang nananalangin si Jesus, sabi niya na iisip niya yung time na makukrucify siya at alam niya na napakahirap nito. So ang ginawa niya, inisip niya or nanalangin siya na Lord, Father God, sabi niya, if you are willing, kung pwede lang po sana, tanggalin niyo po tong kopa na to or take this cup from me. Pero sabi niya, not my will, hindi yung gusto ko, pero kung ano yung will mo, ano yung plano mo, di ba? Let your will be done. So yun yung panalangin ni Jesus habang nagpe-pray siya sa garden ng Gethsemane. And during dun sa pananalangin niya, kasi alam niya na makukrucify siya, alam niya na dadana siya ng grabing sakit, umiyak na paiyak pa siya ng dugo, no? Tapos sa kanyang, pagkatapos ng kanyang panalangin, nakita niya na yung mga disciples na sinama niya ay hindi sila nakapanalangin. Kung hindi, natutulog sila, no? Nakatulog sila. So sabi niya, alam niyo ba na napaka-importante na manalangin para malabanan niyo kung ano yung mga temptation na haharapin niyo. So alam niyo ba na si Jesus, alam niya kasi yung mga mangyayari. So alam niya na may mga possible na temptation silang haharapin at kailangan nilang manalangin. Ayun. So nung time na yun, yung mga disciples, nagpasaway sila, no, natulugan nila yung pagpe-pray nila kay Jesus. So sometimes, di ba, no, minsan nakakatulog tayo pag nagpe-pray tayo. So nung time na to, ni-remind sila ni Jesus, watch and pray so that you will not fall into temptation. Tapos, nung nakatulog sila, sabi niya, gusto niyo naman manalangin. The spirit is willing, but the body is weak. Pero pagod kayo or mahina kayo. So, after nila mag-pray, alam niyo ba, na gusto kong malaman niyo, yung tungkol naman kay Judas. Si Judas, no, matagal na siyang nakikipag-usap sa mga iba't ibang mga leader ng community nila. He's been talking to the chief priest, yung mga Pharisees, ayan. Pero si Judas ay disciple din siya ni Jesus. Alam nyo na nakasama din siya ni Jesus ng matagal na
3.5 years, no? Sa pagbiministry ni Jesus, kasama niya si Judas. So, very close sila ni Judas, no? Pero alam niyo ba, ito si Judas, nung may nag-offer sa kanya na ibenta si Jesus, ha? Ibenta si Jesus na nagmahal sa kanya, nag-alaga sa kanya, naging matalik niyang kaibigan, di ba? Naging best friend niya, no? Sabi sa kanya, no? Kung pwede niyang ibenta si Jesus ng 12 pieces of silver. Of course, dito sa kwento natin, ito na yung time na pumayag si Judas. No? Nag-fall siya dun sa temptation na yun. Ang nangyari ay binetray niya si Jesus sa mga pariseo, sa mga chief priest, okay? At saka itong mga soldier na to. So ang ginawa nila, pumunta sila kung saan usually sumasama si Judas para manalangin. This time, pumunta siya para samahan yung mga mag-a-arrest kay Jesus or yung magtatali kay Jesus at magdadala sa kanya, papunta sa kanya pagkamatay. Alam nyo ba na grabe to, no? Heartbreaking. Kung ako yung kaibigan o kung ako si Jesus, no? Para sa akin, gusto ko na lang magalit ng husto. Diba? Pwede ako magalit ng husto kay Judas at hindi ko pwede siguro na gamitin ko yung mga disciples para makipag-riot, 'di ba, sa mga napapanood minsan natin ng mga palabas, no? Nagre-revenge pa sila para lang labanan yung mga tao na nanakit sa kanila o nakasakit sa puso nila. Alam niyo ba na si Jesus nasasaktan din siya, no? Kapag binetray natin siya sa pamamagitan ng pera, 'di ba? Or sa pamamagitan ng fame, 'di ba? Kaya mga bata, tandaan natin, no? Itong story ni Judas ay isang example ng life na dapat hindi natin gawin sa relationship natin kay Jesus. Dapat yung love natin kay Jesus tuloy-tuloy, hindi natin siya iiwanan. Pero si Judas, iniwanan niya yung tabi ni Jesus. Ang ginawa niya, sumama siya sa mga tao na gustong i-harm at patayin si Jesus. Ito yung mga chief priests, ayan yung mga soldiers kasama nila. So lahat sila pumunta dun sa lugar kung saan nananalangin si Jesus para arestuhin siya. At yun na nga, no? Tinanong ni Jesus, sino bang hanap niyo? Okay, sabi niya. Kung sino lang hinahanap niyo, yun na lang, sabi ni Jesus. Kasi si Jesus, una, nasaktan siya sa ginawa ni Judas. Pero pangalawa, alam niya na pwedeng masaktan yung mga disipulo na kasama niya. So, sabi niya sa kanila, nung sinabi nila na si Jesus of Nazareth ang hinahanap nila, sabi niya, sige, ako yun. Ako yun, sabi niya. Naamin ko ako si Jesus. Pabayaan niyo na itong mga kasama ko. Huwag niyo na silang gagalawin. So, si Jesus, hindi lang siya mapagmahal na kaibigan, hindi lang siya umiwas na makipaggulo pa kay Judas na pinagtiwalaan niya, no? Minahal niya at inalagaan niya. Pinoprotektahan niya pa yung mga taong tagasunod niya, no? Iniisip niya yung kapakanan nila. Sabi niyo sa verse, sa John chapter 18, sabi doon, so that the scripture may be fulfilled that I have lost none of them. Alam mo ba that you are also a disciple of Jesus? Ngayon na nag-church ka or nag-join ka sa Crayons, alam mo ba that you are doing something and you are following Jesus? Sa pag-follow natin kay Jesus, kailangan natin ng sincere heart, no? Na maiwasan natin yung pag-betray sa kanya, kagaya ni Judas. Yung sa pamagitan na, sige, mas gusto ko na lang mag-gaming o gusto ko na lang kumita ng pera, di ba, in the future, yung, okay, dito na lang ako sa bahay, hindi na lang ako mag-church, di ba, or hindi na lang ako mag-crayons, mag-nunood na lang ako ng mga palabas. Yun yung mga ways na pwede tayong maging katulad ni Judas, no? We can be like Judas in betraying Jesus. But you know what? Jesus' heart is nasasaktan, no? Nasasaktan yung puso niya kapag ginawa natin. Pangalawa, no? Ito pa yung masakit, eh. Kasi
habang inaresto ni Judas si Jesus, no? Siyempre si Jesus, mako-question siya, no? Mapaparatang siya or maaatasan siya na parang isang kriminal, no? Tinali nila siya, inaresto nila siya. Marami silang questioning na ginawa sa kanya. So ito yung nangyari sa relationship ni Judas tsaka ni Jesus. Nasira ito, no? Si Judas kasi tinakwil niya si Jesus. Pangalawa is si Peter naman, no? Si Peter ay napaka-close niya kay Jesus. Kaya nga sumunod siya, di ba? Sa kahit na nandun yung mga soldiers, sumama pa siya kay Jesus at nagpakamakatapang siya. Alam niyo ba ginawa ni Peter? Nung lumalapit yung mga soldier para i-arrest si Jesus, no, kinat niya yung ano, yung ginawa niya yung sword niya, tapos kinat niya yung ear nung isang soldier. Nako, sabi ni Jesus, no, hindi tayo nandito para makipaggulo. So, pinagalitan ni Jesus si Peter, huwag mong gagawin yan at wala na kayong itatouch, no, sabi niya. So, ang ginawa ni Jesus, pinagaling niya yung tenga nung soldier na yun na nasaktan ni Peter. At alam nyo ba na after nun, okay, si Jesus talagang naaresto na siya, di ba? Dinala na siya kung saan, dinala na siya sa mga authorities. At doon si Ananias, the high priest, no, maraming tanong sa kanya tungkol sa mga ginawa niya para sa mga tao. Makikita natin yung buong kwento nito sa John 18. Gusto ko lang tandaan natin, no, dito sa life, habang kino-question si Jesus, no, si Peter siyempre lumayo na siya kasi sabi nga ni Jesus, no, protektahan na yung mga, wag na nilang guloyin yung mga disciples, si Jesus na lang ang ikuha nila kung siya yung kailangan nila. Pero siyempre, si Peter, no, hindi pa siya ganun ka-mature, no. Nung time na natatakot na siya, nag-aalala na siya na kung anong gagawin sa kanya pag nalaman ng mga tao na disciple siya ni Jesus. Bigla siyang, nung time na tinanong siya, kung disciple, di ba kasama mo si Jesus? Di ba disciple ka ni Jesus? Sabi niya, hindi. Ayun. Hindi daw siya disciple ni Jesus. So ito yung ginawa ni Peter, no? Dinenay niya si Jesus. At alam niyo ba sa kwento na to, tatlong beses niya dinenay na disciple siya ni Jesus. Una, nakita natin si Judas, binetray niya si Jesus. Pangalawa, si Peter naman, dininay niya, nakilala niya si Jesus, di ba? Kung ikaw yung kaibigan, di ba, na dininay na kilala ka ng kaibigan, masakit yun, di ba? Parang napakahirap tanggapin. Pero alam niyo ba, si Peter, ito yung naging ano niya kay Jesus, no? Dininay niya, nakilala niya si Jesus. But then, nandun siya sa panahon na hindi niya alam gagawin kapag ka natatakot siya o nag-aalala siya. So, nag-decide siya na magtatago ako, hindi ako magsasabi na disciple ako ni Jesus. So, nakakalungkot tong dalawang nangyari na ginawa ng dalawang disipulo ni Jesus. And ayaw ni Jesus yon na mangyari din sa atin. Of course, malalaman natin sa mga susunod na linggo kung paano si Peter naman ay nanumbalik din sa pagiging true follower of Jesus. Pero gusto kong pag-usapan natin ngayon sa ating pinaka-lesson na gusto nating matandaan is me and Jesus. So, ano ngayon kayo ni Jesus? Diba? Ano ngayon yung relationship nyo ni Jesus? Sabi sa Romans 5:8, mahal na mahal tayo ni God, no? Na habang makasalanan pa tayo, whether na deny na natin siya, 'di ba? Nasaktan natin yung puso niya, na pain natin, na betray natin siya. Christ died for us. Binigay niya yung buhay niya para sa ating mga para sa atin at para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, eto si Jesus, no? Si Jesus, he willingly took the pain, no? Alam niya na i-crucify siya, pero sabi niya kay God the Father, not my will but yours be done. So kahit na masakit na iwanan siya ng mga kaibigan niya, di ba? I-deny siya, i-betray siya ng pinaka mga close niyang mga tao.
tinanggap niya yun. Pangalawa, di ba? Hindi niya ginusto na masaktan ang kanyang mga disciples. And pangatlo, ayaw niya na mag-revenge, no? Doon sa mga taong nakasakit sa kanya, ayaw niyang maghigante. Pang-apat, pinagaling niya pa kung sino yung mga yung nag-aaresto sa kanya, no? Na street knight ni Peter, pinagaling niya pa. At hindi niya tinakasan yung alam niya na mangyayari sa kanya, na makukrucify siya para sa purpose ni God the Father. Yun yun ay makapagbigay sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So ngayon, no, mga bata, ano ba yung pwede mong gawin or pwede nating gawin bilang follower ni Jesus, di ba? Me and Jesus. Kaya ko tinitle to na Me and Jesus kasi gusto ko na maintindihan niyo, no, na Jesus wants a good and genuine relationship with you. Gusto ni Jesus na mahalin tayo, 'di ba? Gusto din niya na mahalin din natin siya. So, can you say this, no? Gusto ko na I want to love Jesus all of my days. Ayan, sabi dito, 'di ba? I will watch and pray. I will keep on following Jesus, no? Decide this today. I will love him all of my days, no? Kahit na merong mga paghihirap na dadanasin, kahit na merong hardship, merong mga trials, 'di ba? May mga temptation, 'di ba? I will not betray Jesus for money. Tandaan niyo 'to na i-commit niyo 'to, ipag-pray niyo na laging ito ay hindi niyo magawa, no, na ipagpalit si Jesus sa pamamagitan ng pera or ng treasure. And most importantly, say that I will keep standing by Jesus side. Okay, so I hope mga bata, no, natatandaan nyo lagi itong relationship nyo kay Jesus. Tandaan nyo that me and Jesus is very important and I will never let that relationship go. Let's pray together. Thank you, Father, for this morning. Thank you for what you have taught us through the life of Judas and Peter. Thank you that you will help us to become real followers of Jesus, that we will not betray or deny him, but we will love him all of our days. Help us to appreciate the love that you have given us. In Jesus' name we pray. Amen. So ayan mga bata, no? Let's remember that God loves us so much and we should also love him and develop a good relationship with him. So I hope you learned something and I hope next time you invite your friends with you. So let's prepare for craft and memory verse. Good job and for being here today. God bless you. Bye. I am Mancha. And I am Manuel. It's time for our memory verse. Our memory verse is from Romans 5, verse 8. But God demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Manuel, do you understand that? Yes. Do you know that God loved us so much that he gave his son for us to die on the cross to save us? Alright, thank you, Jesus. One more time. God demonstrates his own love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us. I hope you guys memorize this and know that God loves us so much. Bye! See you next Sunday! See you next Sunday! Bye-bye! Bye-bye! Hi Kids Crayons! I'm Ate Jim and today gagawa tayo ng praying hands from the lesson Jesus Prays in the Garden. You will need a cardboard or a paper, glue, crayons or any other coloring material, paper, pen, scissors.
scissors and pencil. First, trace your hand on the cardboard and then cut it. Now it's time to color and decorate the hands. And last, paste a piece of paper inside the hands where you can write your prayers every day. So, ito na yung finished product natin. This will remind you that Jesus is the greatest example of a praying man. He prayed for the will of God and not his own. That's why we should pray every day. And don't forget to share your artworks sa Crayons Pog F Kids Church Facebook group. Alright kids, ayan. I hope you enjoyed our time together sa ating online Sunday school. Thank you for joining us. And ayan, don't forget to post your pictures ng mga ginawa niyong craft sa ating Facebook page. And also video of you memorizing our memory verse. So, ayan. So, next week, kita-kita tayo ulit mga kids. Thank you! Bye!